armor lang, kumbaga armor stacking ang magiging key to victory nila. Possible last game of the series, Omega. Dadalhin ba nila tayo sa game number 5? This is... Ano ba? Paano ko ba babanggitin itong laban na to? This is going to be the fourth game of Omega. Uy, grabe naman, grabe naman yung mga transition, mga split screen. Oo nga, parang yun yung split natin. No? Hindi pa level 4 si Renzio dito, may split parang na agad tayo. Parang tinatch screen. May mga gumagalaw pa, no? Parang kanina wala namang ganon. Pero mukhang may pabonus na si Sir Patrick Dapp na ating main observer for this game. For the first 45 seconds, mukhang maghahanap dito si Hit ng away, pero wala naman palang mangyayaring masama. And makikita mo rin naman kung gaano ka-aggressive si Kel DJ. Pumasok siya agad doon. And courtesy, bumato ng paan natin, namaan si Chaknu. And alam naman natin, naka-pull yourself together siya dito. Hindi siya ganun kakunat. Mm-hmm. At kapag natamaan ka ng pana ni Selena, ito na nga ang sinabi ni Idol Mochooks. Talagang mapapatulog ka. Mm-hmm. Bro, di... Lahat so, invited sa 5v1 party. Ano, napakanta pa tayo dito, no? Oy, ayan na naman! Tinamaan. Pero alam mo, yun yung isang sa maganda sa Kagurai. Kapag siya yung tinamaan, automatically pwede siya mag-dash out. And ano si Chaknu, fast thinking, ang ginawa naman niya, in-ejector niya palayo pa. Pero grabe si Courtesy dito! 3 out of 3! Grabe, ang galing mo mag-mat doon, ha? Ay, ang galing natin mag-statistics, pero si Toshi mukhang susunod na, at wala naman pala. Hindi pa ganun kalaki ang damage dito ni KelVJ. Mm-hmm. Toshi dito, naka-entry na naman. KelVJ, meron pa ba siyang shadow kill? Nagamit niya na, hindi magiging in time yon para i-take down si Toshi. Pero ang plano naman nila dito is i-take lang yung energy shields laban sa Omega. Alam nila na kailangan nila alalayan si Kelka kasi if ever makuha na ni Kelka yung mga items nila mas maaga, mas mabilis sila makakalaban. Bravest Warrior indeed. Kenji, lumalaban pa, pinalo ng pinalo, pero makakatakas lang doon si Eto Max, and Hajizi secures yung turtle. And that's the first turtle of the game going to the hands of Hajizi. Feeling ko yung mga ginagawa dito ni Courtesy. Wait lang, Eto Max! And Eto Max dito, kinapitan ng payong. Kita ka na kinapitan niya na ng payong. And ang bakay lang naman, ni Haji doon ay kunin lang yung purple buff ni KelVJ. Kasi energy hero to eh. Tatandaan mo yung mga energy hero, hindi pwede magka-energy gap yan. Nako, parang dapat kung... start your day the champion way. Oo, at hindi lang dapat start your day the champion way, kailangan may konting pa enervon galing dyan sa ating purple buff, syempre. Mm-hmm. And yun ang sinasabi natin, more energy, mas happy. Pero look at this, ladies and gentlemen, KelVJ, tinamaan siya ng pating, at sabi nila, pating. Kasi nga, may spada din si Kel. Ay, oo nga. No. Ang ganda ng sound effects mo doon. Hindi mo nakuha yung joke. Minsan kailangan mo mag-step up ng joke game mo. Ay, sige. Next time, kung makabalik ako dito sa atin. Nako, yun ang unang pana na hindi tumama. Oh, Kelra. Ginagamit yung Zaman Force, pero in-overwhelm siya ng damage doon, Omi. Nako, grabe talaga. Walang malakas pag apat ang bumisita sa'yo kahit isa kang harit. Actually, ganitong-ganito ang nangyari sa lahat ng harit in this series. Talagang napagbibigyan o binibigyan ng tatlong tao. Total assists in Season 7 may exceed 900. Current progress is at 862. Sabi, ilan yung kailangan? Mahina ko sa matay. Wait lang, parang 38. O, yan ah. Ako nauna sa'yo ah. Ako nauna sa'yo. Mas magaling ako sa mat. Okay na yan. Pag nauna, 38. Assists na lang. Tignan natin kung umabot ba for this game. And nagkahulihan pa yung kaibigan, Unstoppable Force! Ooh! Oh my goodness! From 3. Legolas Pinas, ladies and gentlemen, pinana ng flame shot. Kung may pana si Selena, may pana din ang flame shot at napakahaba ng range niya na turtle. Hindi pa naman nasisimulan pero gumagalaw na, nangangain na rin ang Heath dito at wala pa namang labanan na magaganap doon. Going back, I feel like this is going to be an objective na gustong makuha ng Execration to regain a little bit of control.
Mm-hmm. And Haji, nasa area na siya. Si Chakno naman, nasisepat niya kung sino ang gumagalaw doon sa may turtle. And as you can see, si Kel VJ, nandito na rin sa vicinity, they can contest etong turtle na to. Pero si Kenji, ang pinupuntahan niya naman ay si Kelra. At sinasayawan siya ni Kelra dito, si Chakno. Kinabol niya ng unstoppable force and the dash in, dash out. Eto Max lumaban dito. Nahuli pa rin si Kelra! Grabe si Curtizzi sa laro na to. Lahat ng mga panang kailangan tumama, tumatama. Pero look at this, Kel VJ! Na-bait out. Tinimingan. I mean, prediction lang naman yun galing kay Heat. And nagigets ko naman kung ba't niya ginamit yun. Kasi mas okay ng pag-cooldownin mo yun eh. Kasi nag-cooldown naman yung pag nagkamali ka, nag-cooldown. Paano pagka tumapak talaga siya dun? Nako, eh di may isang, reward ka di pa. Di may reward ka pa. So, ibig sabihin, it's all about taking risks. And risks ang kailangan gawin dito. Chakno! And can you feel the heat, ladies and gentlemen? Pero tinamaan ng pana, Curtizzi turning that around! Nako, parang may naaalala ako dito. The future ang nakikita ni Curtizzi. Ay! Si Eto Max! Si Tito Max bumawi! Grabe yon, talagang ito na yun, balagbagang game number 4 of Omega versus Execration. Kaka-down lang ng Turtle, 50 seconds pa bago bumalik. At mukhang naghahanap dito si Toshi. And Toshi, masisepat ni Chakno. At pinalapit, at andun na yung Bane. Andito na yung deadly catch, lumabas na yung mga pateng. Eto Max, nakita Eiji ni Kenji, at masyado siya malapit. Haji, nakuha yung sword intent. Haji, Renjo, dito na ang pinakapwesto nila. Haji, zing nga talaga. And Renjo, umalis gamit yung shadow kill. Nagbabounce-bounce siya dito, shadow kill. May apat na tao na nandun, ginamit yung stun ng Lapu. Pero just in time, makakatakas dun sa shadows. Etong si Kel VJ. Ang talagang counter sa Shadow Kill ay ang sama-sama jutsu kung saan hindi mo masyado matitikman ang damage ng isang Kel VJ na may hawak na Hayabusa. And para sa Execration, mukhang hindi sila makahanap ng isang laban na lamang talaga sila. But speaking of lamang, 3K lang naman ang laman ng Omega Esports right now. And grabe yung grabe Omega dito. Talaga nakokontrol nila si Kel VJ. At habang nangyayari lahat yon, eto Max with a Yin Yang overturn. Pero grabe yung tankiness. Oh! Stun! Omega dito, nagihinit! Grabe si Curtizzi. Ang dami niyang inopen opportunity para sa side ng Execration. Tumaman naman yung pana! And look at this, ladies and gentlemen. This is quite surprising for me na ganito natitake ng Omega itong laban na to. Yung mga laban kanina against Execration, literal, na dikit. Alam mo yon, nahanapan nila na paraan. Pero for Execration right now, hindi nila mahawakan ng Omega. At ngayon, ang Omega naman, dahil hindi sila mahawakan, feeling ko, kailangan nating bigyang credit ang mga pana nito ni Curtizzi dahil tumama na naman Curtizzi. Pupuntahan niya si Kel. Alam niyang hindi niya naman mapapatay dahil nga kulang na yung oras na yon. Pero the fact remains na pauwi mo at makukuha yung kanyang orange buff. Napakalaking tulong nun para sa Omega Esports dahil kinakain na nila lahat ng pwede nilang kainin sa jungle ng Execration at lumalaki na ang kanilang lamang. Nasa 7K na ang lamang ng Omega Esports dito at na nga, lapu-lapu, pati yung lapu-lapu kumakain na rin ng mga green camps at mukhang ang map control na ang laruan ng Omega Esports dito. Execration, kailangan nilang makahanap ng isang laban na hindi sila matatalo, isang team fight. Yun lang talaga para makabalik sila sa laro na to. Oy, Kurt, tinamaan na naman si Chakno. Ang ganda ng pwestuhan. Sila yung natatalo sa mga brush play dito. Execration, kailangan nila humanap ng paraan kasi napakadali mag-pre-plan para sa OMG dahil nga sa Abyssal Traps. Si Chakno naman dito, ginagawa niya yung best niya kaso kasi can only do so much. Pag na-Abyssal Trap yung isang place tapos nandun siya, may kita na agad ng OMG. Hindi na sila lalapit dun. At hindi lang yon. Sinabi na natin kanina na ang Execration, they need to find team fights. Pero paano ka makakapag team fights kung palaging tumatama ang Abyssal Arrow, kung palaging tumatama ang nag-iisa at ang pinaka best pick of tool na meron ng Omega Esports? And habang nangyayari lahat yon, Chakno dito, papasok na naman siya. And ito yung sinasabi natin, yung brush game ng side ng Omega, napakalakas. May Sylvana ka, may Selena ka. Ajizi? Lahat ng pwedeng ibato sa'yo, mababato nila. Kenji,
with the cleanup, with the stun, talagang lumalaban. Zaman Force! Zaman Force, kailangan nilalabanan talaga ito, pero hindi kakayanin. Naku. Yung kanyang damage output, ang shields, at shields. Yung damage output ng OMG, masyado mataas. Masyado nang mataas ang damage output ng OMG at mukhang turtle or mid lane turret pala. Ang kanilang sunod na objective, pumasok dito. And Tito Max, pumasok siya para pigilan at para kunin, clear yung minions. Pero that won't matter as Omega takes us to game number 5. We will go the distance dito sa ating last series of the day, and this winning moment is brought to you by Oppo A94. Ladies and gentlemen, wala akong palya.